Lamang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hello! Howdy! Howdy! Good morning, Philippines! Good morning, world! Maayong buntag sa inyong danan, mga kaigsunan. Ano yan ang buntag sa atong tulumanon ng Radio Mindanao Astig Morning Edition. Asa mo karong mga nabida, naamon mo sa inyong mga tagsa-tagsa ng mga tugkaran, naan nyo sa may mga panimalay, naaman din sa mga baybayon, o na din sa mga bukid, o naanguban din sa ilang opisina, sa mga ilang sasakyan, o asa mong makarong mga napida, basta naminaw sa atin tulumanon, welcome sa atong programa, ang Mindanao, Radyo Mindanao, Astig Morning Edition. O nanginaot lang gihapon kami mga gigsunan nga nalang gihapon ta sa mayong panglawas, sa mayong panghunauna, sa mayong pangisip, o labaw sa tanan, ana ang Ginoo sa atua. Kay mawaga ni ang pagunahuna natin sa Ginoo endowed. Maunang makasasada. Mag-ingon tang magkunauna ang mga unsa-unsang mga dilemayo ba? Ha? Lagi. So mga kaigsunan, kinilanggihan po ng inyong igsuon sa kaanginan si Sammy Disa o ang atong co-pilot nga guwapo gayo, maayong laki, taas, dako. Oh, kung sa may dako ha? Basta kay dakong pasensya, dakong tao, dakong sweldo, dakong tiil, basta dako. Nanang si Hatran, magsunan, adong production assistant, Reynold Ong. So magkuyog-kuyog ta ninyo, ato sanang batiyo ng atong mga sangpito ng atong mga kastig. Diyan ang lungsod sa Zamboanga. Kumusta mong mga kastig na ito? Atig paminahon sa atong tulumanon. Dagang kayong mga binisaya lagi. Mga langyaw nga binisaya. Langyaw ba? Ha? Diyan ang lungsod sa Zamboanga. Kay lamig ba ng pangitag panginabuhi? Diyan ang lungsura. Ha? Mga binisaya na ito. Nagikan sa asa-asang mga probinsya na sila diha. Sa lungsod Zamboanga nga nang panginabuhi ang uban diha nagbinyo na og mga Zamboangueños, ha, nagbinyo nag mga Moros ang uban, mga Kristiyano. So, diha na sila nagpuyo sumayong adlaw kaninyong tanan og ginaod lang tanga kanang mga nagpuyo po diha sa Zamboanga or kanang mga halayong mga lugar nga naa karon diha sa Zamboanga. Pagbati po mo ay, kinaan lang nga masayod po ta sa mga istorya diha or lingwahe dihan sa lungsod Zamboanga, Chubacano lagi, gamay ng Espanyol. Sabtang po na doon na, kay asa tang makaadto, kinaan lang ato pong tunan ang ilang lingwahe. Katutag Basilan,
O iyak ka ng basilan, di ba? Di, siyempre, tunahan po natin ng ilang lingwahe mga kisunan. Now, Sumbanga, Sibugay, mayang adlaw kaninyong tanan, init lang yapon, ni ula matong pilaka adlaw, apan, gisuyup tanan sa yuta gay, giuhaw ang yuta lagi. Wala lang yapon, tulog adlaw man to sa gunso ng ulan ba, pero dali na po gayo. Sumbanga del Sur, Sumbanga del Norte, Basilan, alamig yan doon na lupasog. Salam doon ang nagkataan doon na yan. Mahuling mga kakampungan. Kalulaan siya na tuloy doon na yan. Amen. Matagi, maswak, kahayungan, kasambuhan, sin kauman, na maura kita niyong mga kakampungan na tuloy doon na yan. Nabilabi na doon in Governor Abdul Sakurtan. Iban sin anak niya Abdul Sakurta, I mean Hitoto Dan. Yeah. Dumakan siya Vice Governor inanak ni Abdul Sakurta, I mean Hitoto Dan. Now magtalianak yan sila mga doon mga rayang. Iban na si mga rayat nila na doon ngayon. Salam daw ang nagadaan. Nabigyan doon na lupa tawi-tawi. Mayong adlaw sa inyong tanadiyang sa atong mga binisayang nagpuyo diha. Kumusta mo karong mga panahuna? Huwag nanginaad lang yapon nga baskog lang yapon ang atong lawas. Kaya ang pingan ginado na ang atong lawas. Kaya masakiton gano'y atong lawas magkaigsunan. Marabay puhuna na to. Takay mo na nga magdaot ang atong lawas diya. Gasto na po. Palit og tambal. Mayroon po makapalit og tambal diya nga barato-barato. Sa pagkakaroon nga nagkabahan ng mga tambal. O niya, huwag maglabi-grabi noon, simbagoyin taon, dala sa ospital, napila raw ang ospital kay uban ang ospital niya nga mga ayok man advance. Bisag din na sila mga ayok advance, bisag na membro ka sa PhilHealth, pangayuwa lang yapon ka. Kaya namdam ko sa unang na ospital ko diyan sa West Metro Medical Center. O, gi-admit ko, apan lagi, dili lagi kag tagaan tambal o dili ka magbayad sa kasir. Inigabot sa reseta, gikan sa doktor, o muadto na yung kag kasir, bayaran na nimo. Takin muna kada adlaw, tusahay tulo ka beses. Naay reseta gikan sa doktor, tag tulo kalibo, upat kalibo, lima kalibo. Tabang muna. Kunya, diha na mag-deduct ang PhilHealth inuguman. Napog natin kwarta na yun. Eh, wala. Di, wala. Ta, di, ganda ma, maulian. Mamatay na ito, inoon. So, ang tendensya na, di na lang dito sa public hospital. Di abos public hospital, mga kisunan, still lang, guol kayo. Dagyan, mga tao. Dagyan, kaya mga tao na usahay, di, dayon at manon ba kay di punta magka-blame sa mga NARS nga kining busy po sila gatender po sila dito sa laing mga pasyente. So mao ka na ang kalainan sa private hospital o private public hospital. Kaya dagahan kayo ating manon sa mga NARS ang mga doktor na while sa private hospital gamay raman mo na matimanda nila o private kay huwag masumuran o mangluod ang pasyente yan ang balik niya makita na naglaing hospital mo na nga ang private hospital ilagay ng ayuhon kay mawadan sila o suki mawadan ang pasyenta. O pasyenta, pasyente. So, mao ka na mga kiksunan, ang kalainan sa atong ining hospital, may nga ning kinahanglan amping ang ginado atong lawas. Pero usahay, bisag unsa pag-amping, alaalang yan po ng disgrasya.
Ha? Pero mas maya ganun, kamping tao, na huwag ang tao. Lakaw, huwag ang mo, eh. Di ba? So, mo ka na. O niya, katong ubandihan nga, wala ang ginuuri sila, ha, magigsuna, unsa-unsa na'y mahay, ha, unsa-unsa na'y kanang maisip ba? Ha? Naunagan itong sa kataw, dito nga, batan, ang lalaki magigsunan, pastilan. Basi nagkaingon siya nga, mas maya na ni, kontrang nga, palahan akong tao nga, may charge pa ko grape. Giyamong amungan bitaw na niya ang usa ka baka doon. Diyan niya ng lungs sa Sumbuanga. Baga nga gihigtan nito sa punuan sa kahoy. O niya siya po nga nakita niya ning liki sa baka. O niya buntis pa ang baka. Ala, hubo din siya karasunis, hugsanina. Iya deong kadkad siya sa lubot sa baka, ala, sakyod. Ha? Nakita man siya sa tagiyas baka. Kita, daganan siya. Pero human, ha? Igo nga pagkakita na, nakita man sa ko, gihuman sa niya. Antod nga, tulo-tulo lagi ng duga sa laki ba? Dito si Anang pulliki sa baka. So, mo ka na mga gisulan. Gisumbong kita sa pulis. Ang ulawa, oy. Ha? Ngayon, ulawa. Mo ka na. Di natin nga lang magwanta. So, ginsa may, unsa may charges ka ato niya, no? Ha? Kamulia. So, kay charges ato niya. Alam nga, itong baka nga mo, reklamo nga, di mong amungan siya. Oy, mga gisulan. So, mo ka na. Lumatod pa niya nga, mas bayan na lang sila sa baka. Kunta nga, mang-rape ko sa mga kasig katao na ako. Ma-charge pa ko, ma-priso pa ko. Ay, ganang baka, abot lang ka, sir. Unsa may charge niya sa kuha, ha? Okay, sumo ka na. Di nagagwanta. Baka na yung pinamuhimus lang minahin ng mga isunan. Baka. Still lang. Pero ang baka, huwag po nagsaba-saba. Ilami abot nga li. Ha? Siya mo ka na maging sunan. Ay, pastilan na. Mawalang kaya pong problema lagi. Diyan-yan ang lungsos sa Sumbuanga. Ilaw, suga, kuryente, o tubig. Ha? Suga, o tubig. Pastilan mga sunan. Kung saan alaman tayo niyo eh. O na kay gumika niya na mga isunan, dugay na nagantos ba ang mga katauhan na doon diyan niya ng lungsod sa Sumbuanga. Ang mga magamit, mga negosyante, mga ordinaryong tao, mga reklamo, taga sa primero, sa una, suka itong pebrero, antod karon primero, pagkuman sa Pebrero, tago sa ka-oras. Karon, manong tagduha ka-oras ng mga iksunan. Antong nga, may intra ng DOA. Kining Department of Energy. Pila nang kita na karon kung sa mga hay ang problema dihan ng kuryente na itong naka-apekto man sa atong local economy diyan yan ang lungsod sa Sumbuanga. Umadod palagi kinilaging Samselco nga waman makabayad sa WNPC. Talagay sa una ang WNPC man ang Western Mindanao Power Corporation or WMPC ang supply sa kuryente niya ng Samselco. O niya garon, under the management of Crown Investments Holdings Incorporated o ang DESCO Incorporated. Nga, di man po daw sila mabayad. Kaya lagi, overdue.
Mikabat og 460 million pesos. Yeah. Mawag na, mga kagsulan. Now, maulagi. Gano'n man po din nila, Byron? Sasamsel ko ang ilang utang. Maunang ila karong gi-intrar na ang DOA. Ilang imbestigahan ka na karon. Kung nga nung ninaanaman. Now, anton nga di kanima bayaran sa Samsel ko ang utang nila diyan sa WNPC. So, anton karon. Ilana lang gihapon mga gisunan ang atong kuryente. Mupalong siya og duha ka oras. Dagana kayong nasira. So, mo ko na ang Department of Energy ang mi-intra na. Si Secretary Alfonso Cusi. Na-assign daw siyang iyang tanawan karon ang sitwasyon diyan ng lungsod Zamboanga. Nga nasayo na ta. Nga dugay na kayo ang issue. Diyan ang brownout diha. Duha ka oras, hantod tulo ka oras. Now, gipasyal-pasyal ang budan lang yan. Ang mautana sila sa mga katauhan diyan yan ang lungsod Zamboanga kung ano ba talaga ang problema, kung anong nangyari. Naistudesula po sila sa mga Regional Development Council. Huwag nakipag-istorya po sila sa atong mayong mayor, si Mayor Ben Climaco, kung sa mga problema. So nakita po nila nga mao gana ang mga problema ang kinilaging dispute between the Investment Management Team or IMC nga diha gi-management na nila ang Samselco huwag ang nag-supply huwag kuryente diyan yan ang Samselco ang WNPC. Naumadod pa niya nag-grabe na ang sitwasyon yung problema diyan yan ang lungsod Zamboanga. Pangitaan daw nilang solusyon ang crisis power crisis diyan yan ang lungsod Zamboanga. So, unaan siya yung mga grupo ang iyong mga team na ay mga abogado, na ay mga engineers, huwag mga abot nga sila diri huwag ilang tanahon ang ilang mga report unsay finding sa ilang mga report. Tumaw ka na mga isunan ang mga panghitabo. So, matod pa sa Samsel ko nga kailangan overbilling ba? Sobrang ba magbayad daw sa Samsel ko sa WNPC? Kaya tingali, gabase sila dito. Kanabi daw 50 megawatts man. Unang kadahatag sa WNPC, 20 naman to. So, nabay 30 kulang. So, maunang ginasingil karon, maunang yung nang anong bayad mamig worth of 50 megawatts nga 30 megawatts lang man ang ilang ginahatag sa mua. 30 ba o 20? So, buti pa sabot, sobra mong bayad nila. So, muna, mamadad pa doon sa WNPC, awa mong kabayad, kulang inyong pagbayad. Ha? So, bayarin sa ninyo, araw na nga makapalit pugmig. Krudo para sa among generator po riya. Now, maulagi, gumika niya na daganag mga naanay mga gumika na ng overbilling o wala pa yung mga problema diha pero naanay mga leader nila diha ang napapahawa na because of corruption allegations usagan yung siglirahang na-charge na had been criminally charged. Now, maulagi, handod karon
sa pinaagi niya ng Samselco o ang WMPC. Ha? Sa ilang panagsangka diha unsawa, ang mga electric consumers o mga negosyante diha niya ng lungsod sa Sumbonga ang gantos, ang kasaper magsunan. Ang namahay mo na una ay mga problema o lagi na magani kuban nga kuryente aban lagi usahay musaka, usahay mubos ang dagang sa kuryente mao nga usahay makadaon ka na sa atong appliances. Tinalang nga magbantayan yun na ito pamalit mo mga unsan eh kadabi itong voltage regulator. Busaka man mo taas, at least na ay voltage regulator nga mag-regulate sa atong kuryente. Pero wa man tayo kwarta, saan mo na? Ha? So pagkakaroon, balit sila mga generator mga isunan ang iniinsam sa ko. Pero kulang lang yapon. Ha? Remain the same ang problema. Now, Madre Pandemio or Benkli Makumagisunan, kinibitang yun silang rotational power outages nga nagsugod niya itong Pebero ay naka-apekto na sa local economy diyan ng lungsod sa Sambuanga o kadaghanan sa mga kalabanan sa mga business establishments nga may gasto nagdaghan sa ilang gasolina kay magamit naman silang generators four hours on a daily basis. Siyempre, ginipong mga diyan sa mga pambalay. Still lang. Problema gihapon sa atong mga residensyo, sa atong mga lumulupyo. Kay kadaghanan sa tua, kita mga pobre-pobre, garilay lang man ito sa Samselco. Ay, di man ta makaabord mupalit og mga kaugalingon natong generators, di ba? Sa so, mga kanang misulat ganin siya sa Samselco, atong mayor lang doon nga mayor Benklima kung misulat sa Samselco nga ayuhan po ninyo, bayaran na lang ninyong utang ninyo eh. Arong ma-restore ang normal nga elektrisidad, electricity supply, dihanihan ang lungsod sa Sumbuanga. Katong April 1, naambod lang kung saan magkahay balita niya niya, no? Anton nga, may-intra na lang in town. May-intra na lang in town ang DOA. Ay, pastilan, mga isunan. Untang nga, masulbad-sulbad na niya. Untang nga, masulbad-sulbad na niya kay lagi. Nahimuning problema, makalugi na sa atong ekonomiya. Naman yung taong kuryente, mapan lagi, tingala na nga, kalit lang man mo, hina ang, ano sini, ang tuyok sa electric pan, kaya may ubos day ang boltahe. Ay, nago, maong ka na, gusto na ito, abin na itong, crown investment na ang, may gadumala, dihan-ihan ang Samselco. Bawaan na itong mga problema bahay niya ng blackout. Apan lagi, nagkahinayong manahinahon, nagka-problema ta, nagka-puliki mo na sa problema. Nalagi, kaya naambo na gibayaran sa Samselco ang lang utang. Na, mauna, no, kinipong Alson, namadod pa nila, kining Samsel ko lagi, gahulat sa construction ni ining 100 megawatt coal-fired power plant ng Allison's Power Holdings nga nag-operate na unta na 2016 diyan sa barangay niya ng Talisayan.
Pero guy, wala sila nagka-start sa ilang paghimog building o ilang mga facility. Kaya na ay mga rason. Kaya na may mga giragira sa una, 2013. O niya, ganito ba? Unsang-unsang mga problema ba? Kaya lagi, dili ka na maayo sa atong kalikasan, madod ba? Mungan na wala sila maka-start sa ilang construction, sa ilang coal-powered power plant. Diyan yan ang lungsod sa Sumbonga. Ha? Kaya, lagi, dagang pag-ayog mga problema. Sa mga gana, kung nanginaon lang yabong tanga, masolba-solba na ng atong problema, problema nila, minahan ng bahay niya ng kuryente. Eh, pastilan. Kalami ang tao sa atong pagdulog. Bigla na lang ng brownout. Kalami ang tao magtanaw na itong TV. Bigla na lang ng brownout. Ha? Dagan rin sa mga outlet ba? Karon pamadto ng mga tanggalin yung mga nakasaksak. Kung ano man yung nakasaksak. Ha? Huwag lang naman si Mr. na nakasaksak kay Mrs. Ibang bagay na yun. Na, mawag na mga isunan. Kung niya, hindi niya muna matanggal. Kanang, di maibot ng kanang nakasaksak niya. Ah, pagbalik sa kurente, disgrasya yung mga appliances daw. Disgrasya. Kung niya, usahay, disgrasya po yung appliances na bisa nakasaksak na siya. Nakakita ni mong suga, ang mamalong naman atong suga. Niya, umbalik na pagkakusog, umuhina niya. No, diyan na dyan, mga guba na nga itong mga internet diyan, mga gadget na doon diyan. Mga guba na nga itong mga electric pan. Tanda lang yung mga appliances. Taas ubus ang kuryente. So, ganun sa pagkaha. Nagsaper tag pilakabo ang sugod sa Pebrero, Marso, Abril. Abril na 15 na. Hapit na magtulog ka bulan mga kagsunan. So, bayan lang yabon sa mubalik ang atong tulumanon mga kagsunan pagkahuman ni ini. Thank you very much, Sir Reynold. Maulang gihapon mga isunan, kamulang gihapon na minaw sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig Morning Edition. Lalo mga ka-astig, bahay lang gihapon ganun sa El Nino. Stilan. Wala lang gihapon ng ulan, napan na ay ulan ng miaging mga adlaw din sa Mindanao mga isunan. Wala lang gihapon, gisuyop sa yuta. Sinuyop, gisuyop sa uhaw nga yuta.
tigang na yuta. Agoy. Wala lang yapon. Now, mo gana. O niya, bahay niya nang gumiga niya ng il ninyo. Allah, naanang usahay, mag-away. Mga kababayan natin, labi na rin sa Metro Manila. Kaya naapoy mga astig-astig po dito. Paunahan po na yung balde. Kaya naapoy mga astig nga di po magpalugi. Kaya pila-pila guna. Ano mo, ato ka na yung sanahan. Hindi po pwede. Away sila. Sinumbagay lang mga isunan. Now, na. Gumiga na yan, dako man ang ilang mga impounding dam diyan yan ang Luzon, mga isuran. Nga nung magrasyon-rasyon pa man sila tubig. Kaya sa buwang kahit noon, garasyon na sila tubig. Kaya wala man sila impounding dam diha. Nagsalig lang man sila og maulan. Na karon karon pa lang sila naghikay-hikay. Nga magplano nga kinahanglan na daw impounding dam. Kadaban sa una, hindi mo nalangunta nila. Panahon nga, wala pa may panahon nga lili pa tag-init. Na karon tag-init, mawala pa sila nagkahuna-huna. Na dito po sa Manila, sa Luzon, naapoy sila ang impounding dam dito. Aban lagi, grasyon lang silang tubig. Maanang suko ang atong presidente ba? Gibisita na. Sekretong pagbisita niya on the spot. Oh, sa MWSS. Manila Water Sewerage System. Nga adon ba sa adon presidente? Kasabaan niya mga isunan? Ang MWSS? Adon ba niya nga nasayod na mga naiil ninyo? Bakit ninyo hindi pinaghandaan? Mao ka ng istorya, mo nang yanggi pangyaw-yaw dito sa gadumala niya ng MWSS? May il ninyo, bakit din ninyo pinaghandaan? Wala pa gani daw mi abot ang El Nino? Wala na tubig? Ha? Wala pa gani mi abot daw ang El Nino? Wala na tubig? Saan ba na? Saan ba daw napunta? Ha? Saan ba napunta ang tubig sa mundong ito? Madod pa sa ating presidente. Surprise visit bitaw niya mga isunan? Wala. Ito pa ka na. Nasigingin siya nga, gusto mong mag-pile na pugog. Pawao na po sa inyong trabaho. Kinahanglan pa ba yun na nga hadlokon mo niya? Araw na nga mo mudagan ang inyong utok. Mautumbod pasabod na itong presidente mga isunan nga ano daw nga wala ninyo gi paghihandaan sa maning hindi sa Tagalog ba bakit di nyo pinaghandaan nga kining mga umaabot nga il ninyo asa naman daw padulong ang mga tubig nining kalibutan saan ba napunta ang tubig sa mundong ito sumaw ka ng mga isunan. Ay, nako. So, inaud nga, marisolba-resolba gyapon nga na, susugod daw na itong kikasabaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pamunuan niya ng MWSS. Naanay yung mga tubig. Naanay yung mga tubig mga isunan. So, mo ka nang lagi kinahanglan nga mamahimu kang leader. Pausa-usahay po nga, emo po ng adukaduko ng mga diya sa ubos. Ay, naiko. Pipilag-adlaw na lang po mga kaisunan. Magboto na po dah. Magboto na po dah.
mili na punta kinsa yung mga adong butuhan. Kinsa mga mayong laki di ang palingkuro di sa pwesto. Now, lagi maginaon kita nga kining eleksyon nga umaabot. Mahimo kining honest. Honest ba? Orderly. Peaceful. Election. Ha? Pero ayaw mo galo gaya na ang atong mga militar o mga katong kapulisan. Nga, anda nga musog po sa anumang mga banta o panghulga nga gikan sa mga tao nga naisalaag. Ayun ta naisalaag lagi kay nga naman sige silang bisag kay ngontang na-demoralize mo diha ng luod mo na sa gobyerno o bisag nag-revenge mo nga kinsa yung nana. Ang nini ng luod mo nga wala kabus na kayo mas may pang mag-rebuild na lang. Inana ng mga uba na dissatisfaction o wala na ipagtuo pangilang gihuna-una ala na lang so mo ka nang namahimu tayo na ni namahimu tayo gani so pagkakaroon mga kisunan milita ay madudbat po sa mga ubang mga taho niya nga na ay mga kanaganing miaging eleksyon stilan mga eksyonan na ay mga politiko nga nag-oper sa mga butante mga dagog mga kwarta straight both straight nani libo-libo lagi ang panghantag mo sa uban. Na doon po sa usang hulgaong po ka, itret po ka, babantaan ka, alam namin kung sinong boboto mo, kaya kunin mo itong 1005 at boboto mo straight itong partido na ito. Kahit kung hindi mo iboto ito, malalaman namin sa umaw ka na. Hala. Na siyempre, hadlog po ka. Ibuto na lang bisag taliwas sa iyong kagustuhan na ayaw mo nang ganon. Tinanggap mo nga yung pera. Sabi mo, tanggapin ko yung pera pero hindi ko iboto ito. Ina may hulga. May banta sa iyo. Pag hindi manalo yung kandidato ko, tagod ka. Adi, tingnan lagi sa pagkahadlok, butar na lang. Piyong nila yung madawa. Lamang na na po ng hintabo ng uban. Diba? Ang uban po, ila pong ibaligya ang ilang boto. Kung mayroon mang boat buying, mayroon yung boat selling, baligya ba? Sige, akong ibaligya ang akong katungod. O kasi magkahanag sa kuha 2,000. Ang akong pamilya, ibuto na ako, ibutuhan na ako ng imong busing. Nga na. Now, tungkol lagi sa pagkalisod-lisod, nagkapuliki-puliki yung tao ng uba na sa panginabuhi. So, here comes nga election. Dato ng mga kandidato diyan. Damo, kwarta na. Mga ayota. Benta ko, baligya ko, ako katungod. Pila ba ang imong katungod? 500? Nako, kawawa kang bata. 2,000? Nako, pero ang ubanda, wanay uaw ba? Wanay uaw ang ubanda, ibenta na lang, kay yawad na daw. Siyempre, naari panahon nga, yung 2,000 na binenta mo yung boto mo, kinuha mo yung 2,000, naray panahon, magsisi ka rin. Hindi mo maintindihan yung mga nanggaganap nangyayari sa panahon ngayon, mga kaigsunan. Wala yung mga proyekto. Wala yung mga wala yung mga maayong mga himo o mga kaayuhan
diyan sa atong komunidad. Kay baligya man nimo, di mo pugang magkareklamo. Ah, midol ganin ka sa mga, ibaligya nimo yung boto, na magreklamo ka, ah, kauwaw lang. Sa mga kaisyonan, piliin ko na to. Ang mga tao nga adong butuhan kaysa pagkakaroon, kailangan natin ng matino, honest, na mga kandidato. Sumaw ka na mga kaisunan ang mga balita po na ito. Dinis sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao Astig. Sa ito pang mga balita, lagi. Diyan ang Sulu. Sulu province, mga kaisyonan, na ay mga sa sunod-sunod nga operasyon sa atong militar, batok sa mga Busayap Group. 12 ang namatay sa mga Abu Sayyaf group in a separate encounter. Diyan yan ang Patikul Sulu. Bitaw no, walay kaayuhan ining giragira. Daghan kaayong gasto. O niya, murag wala na siya'y hunong ba? Walay hunong ang gira kay nanglet nangamatay ng mga Busayap na o nana po'y mag-revenge lain, nana po maghimong grupo kay kung saan mo na kanilang mga anak, ilang mga paryente, ilang mga igsoon nga naman dyan. Oh, manimalos mo na. Ah, manimalos na sa gobyerno. Maghihimong punta grupo. Sumuo ka na mga igsoon. Walang katapusan ang gira. Diyan-yan ang si Mindanao. Now, mubalik ang atong tulumanon mga kaisunan pagkahuman niini. Ay kayo mga kaastig, kamo nagyapon na minang sa atin tulumanon ang Radyo Mindanao Astig Morning Edition. Now, dito sa lungsod sa Agusan ba? Agusan del Sur ba niyo o del Norte? Nga na ay mga mananagat diha. Mga fisherman ba? Ang isda. Nakakita ni sila kuan mga bloke-bloke sa cocaine. Mahal-mahal ni mga isunan. Kay cocaine gini. Parang si mga dato. 34 ka mga bloke sa kadakos ako sa kabloke sa cocaine. 36 o 34 ka mga bloke. Kining cocaine nga galutaw-lutaw diha sa karagatan niya ng Agusan. O niya, ginipong mga mananagat, ginipong mga mangingisda, nakitaan kini nila, galutaw-lutaw sila o, ilan ang gikuha. O niya, gidalas baybayon, gitaguan ang uban,
Itunobra nila ang uban sa kapulisan. Taga mo nga, 16 ka mga bloke ilang gitaguan. O niya, kadang ilang gitaguan, gipang baligyan nila mga kaisunan. Pila ka ito yung baligyan mo sa kabloke nga. Tagbarato naman ito, tagdusyento naman ito. O niya, gitunobra nila sa pulis ang uban. So, gaduda na ang pulis ka na may nakalagi. Nagampong salamat sa mga makapili. Ha? Pagka na, pagka panahon karoon mga isunan, ginahanan na po yung makapili. Okay. Kung gula yung makapili, hindi, man po na sila masikop. Sayod na ka nga kanang ilang mga aktibidades nga dilemao, labag sa batas o isumbong ka na. Tawa na makapili kaya tabi daw ang panahon sa hapon. Sulurog baluyot, nabangaga na ng baluyot. Ha? O na, o grilya ka, nata na palibot-libot na itong makapili. Ikaw, itulugani ka, wala. Bayonita na yung imong kalaban. Bayonita na ka sa hapon. Namaw ko na mga isyon, kinahanglan na apoy makapili. So, na ay mga makapili. Nakatik-tik ni sila, ha? Sikop sila. Grabe, no? Tauhan ang mga mangingisda na yung anong inanaman mo. Nasayang mga daghan na gaya na sikop. Nga, sige lang gahapon silang pag-negosyo. Pagpahimog dili mayo. Sikop bitaw sila o asa mo karon. To ask a prisman, languishing in jail for how many years diha ka? Anton nga yung mga asawa rin, magminyo naglain. Namaw ka na. Takin mo. Bawat bloke, binenta lang daw ng 200 pesos. Oh, no. So, bayan lang gyapon mga kaigsunan sa gabahaman po diya. Bisag ilin nyo, no? Gabahaman na diya sa kidapawan, no? Gabaha diya sa kidapawan. So, daghan kayong mga banana plantation ang na-damage. Mugabad daw sa mga 5 million banana plantation ang na-damage dyan due to flood. Yan ang kidapawan mga kaigsunan. Lagi. Uban, tag-init ang uban po. Tag-ulan. Ay, ulan din sa kidapawan nga init mo din sa lungsod sa Sumbuanga. Hala. Ulan din to nga. Kusugong ulan din to. Nagbaha din to. O na-damage ang mga saginga nila dito. Nada magawa ng 5 million ka mga banana plantation ang na-damage. Kumika niining baha. Diyan sa kidapawan sila. Talayan pa mga balita-balita na itong mga kaigsunan. Kinilaging mga barangay officials na itong giludahan, kisipitsahan nga may apil-apil ni ining mga ano siya ni? Politics. Engage in the partisan politics. Dami ah, 52 barangay officials nationwide. Pili lang tingali na naabay uban niya nga pasikta sekreto lang, wapay ang bawi. Diyan yan ang lungsod sa Sumbuanga, nagaan yung tingali ang lungsod sa Sumbuanga. Diyan sa mga liblib-lib namang medyo lugar. Ay mga politiko, mga barangay officials ang gakumpanya sa ilang mga bossing. Yun sila nga mauning 52 barangay officials engaged in a partisan politics. So, mao ka nang ang DILG, Department of Interior and Local Government. Nag-file sila o ang ilang executive nag-file o complaints sa ombudsman.
Kining si DILG Undersecretary Ipimaco Densing III. Nag-file sa complaints batok sa 52 ka mga barangay chairman ug mga SK officials. Tilan. Karamihan, kadaghanan ni ining mga barangay officials nga nahilambigit sa partisan politics ang Misamis Oriental, Cavite, Taguig, Bulacan, Caloocan, ug lain pang mga lugar mag-isunan ang nahilambigit ang ilang mga barangay officials, mga especially itong mga barangay captain engaged in partisan politics. Sumo ka na. Ang mga naaday mga 52 ka mga barangay officials ang nahilambigit niya ng partisan politics o karon pasakaan sila complain ni DILG Undersecretary Ipimaco Densing III ng DILG. Lamaw ka na mga kasingan. Abot lagi. Anong hina naman na sila o eh. O niya, sa lahing paghihapong istorya-istorya natin mga kasingan, na, katawa nga itong presidente. Bahay ni ining inumdumo mo si Jim Paredes na naglo-lo. Pakita-kita ba sa iyahang dila nga tilap-tila ba? Way, uaw ni Tawhano eh. Tiguang naman nun ta. Sukura ba ang ginuos mga tiguang way uaw? Nabalas nini si Jim Paredes? Katawan lang siya sa adong presidente over video scandal. Madun pa sa adong presidente. Gamay ang batuta ni Jim Paredes. Small penis, madudpasadong presidente. Napaka-immoral. Naging limbes na pang sekreto lang na. Pang syala na rin itong pang kwarto lang, pang ipa abidyuhan pa dyan. Mau ka na. Ngayon nga itong presidente nga, ako, bastos ko mag-istorya. Bastos ko sinulte. Pero, wala akong makahimo niya na nga lulua na peras ni Paredes. Ha? Kailan ba utang, no? Makauaw. Batikos ba ko anang niya ng tawana? Madod pa sa ating presidente. Yan. May bawaan nyo na. You learn what kind they are. Nakinin si Jim Paredes mga kaiksunan. Usakin siya ka sa membro sa Apo Hiking Society. Naglo-lo. Sticking his tongue. While supposedly masturbating. Tilanay mo, Jim Paredes. Wala yung taon sa katawahan sa mga Binisaya ni Nana. Binisaya, baka daw, Tagawag. Tagawag din nga na, kay Binisaya na, di na makahimog ano. Ha? Ay, nako. So, wa mo yung kwarta do? Oh. Bantagani, maminaw mo din sa atong tulumanon. Nago na siya kwarta. Sa'yo na kayo. Kinala mo kwarta nga kineng pamalit ninyo bagong sakyanan? Kotse ba? Truck ba? O, sigahan nga kotse, sigahan nga
Sa ganan, unsa ang mga sakyan ang gusto ninyong paliton, nawa mo'y kwarta, ay sa iyon na kayo. Nagirahan mo kwarta nga, malit mo'y mga balay, malit mo'y mga yuta, ang may problema. O nagkinahalan mo'y kwarta nga, para sa inyong negosyo, bagong negosyo, o nanamoy negosyo niya, punaan pa ninyo, walay problema. Niya ang First Standard Finance Corporation ang handa mutabang sinyo ha. Panawag lang mo sa ilang telepono 992-5480 o na ang kanilang mobile phone 0995-520-2358. First Standard Finance Corporation. Mao ka na, mga kaigsunan. Biyala na siya sa Fairland Building, Mayo Vitalanuagan Avenue, Subanga City. Kung gusto po mong malit o sakinan, puro sale, mga kaigsunan. Alo. Biyala niya po. Fortuner G, ang kantidad niya ni 690,000 pesos. Unya ang Montero GLSSE 720,000. Pamaligya ka na mga igsunan. Ang Mitsubishi Strada 740,000. Wow po mga igsunan mo, mga sakyan na kaibog daw. Unya ang Hyundai Accent 550,000. So, alin na mo, pamalit na mo maigsunan. Nalanggihapon ka na sa First Standard Finance Corporation, Sumbanga City. Sa ilang mobile phone, 0995-520-2358. Mawag ka ng mga baligya ng mga sakyanan, maigsunan. O gayo po ninyo kalimte, ang atong halangdon nga mayor, diyan yan ang mayor Longso Sumbanga, Mayor Ben Climaco. At po ng gyapon siyang suportahan, butuhan mga igsunan, siya lang gyapon natong papungkuo diha. Kay lagi, siya na po yung mayor nga maayo. Mayor nga maayo, bisagdahan kay mga black propaganda nga ginabato siya ha. Lang gyapon, kipayad kini. So, daghan kayong mga achievement, daghan kayong mga aktibidades ang atong langdong mayor niya ng Lungsod Sumbanga. Ayun yung kalimte nga umaabot nga election, Mayor Ben Climaco. O, diyan na ng probinsya sa Sulu, vote for Sakurtan for Sulu Governor, o Tototan for Sulu Vice Governor. So, mo ka na. Atong halang doon mga gobernur o vice gobernur diyan yan ang Sulu, si Governor Abdul Sakurtan o si Vice Governor Toto Tan. O gayo po ninyong kalimti ang usaka re-elect nga Kusog Tausug, number 9 kini sa inyong balota, Kusog Tausug party list. Re-elect kini mga igsunan o mga katabang kini sa katawahan nato, Muslim ka man o Kristiyano o lumad o unsa ba diha imong tribo, Kusog Tausug party list number 9 sa inyong balota. So ano tayo igong panahon mga igsunan, kulob na lang din ang atong tulumanon, manamilit na ta. Og daghang pong salamat sa atong producer, kining Mindanao Examiner, the regional newspaper. Og daghang pong salamat sa atong tigpaminaw sa atong tulumanon, Tibok Kalibutan. Sa ngalan na atong production assistant, si Reynold Ong, mga kaigsunan, ayaw in down paglabay og basura di asdalan kay masuko ang Ginoo ug ang katawhan. Kinalingyapon si Sammy Lisa, naging nga
pag-amping kanunay.